ating alamin at suriin kung bakit nga ba ang South Korea at Pinas sani buwersa laban sa China. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video. South Korea ang pang-apat na pinakamalakas na bansa na nagsusuplay ng armas sa Pilipinas. Muling pinagtibay ng Pilipinas at South Korea ang bilateral relations nito. Ito ay matapos ang 8th Philippine-South Korean Policy Consultation na dinaos sa Seoul noong Pebrero 17. Tinalakay ng dalawang bansa sa Philippine-South Korean Policy Consultation ang mga paraan upang palakasin pa ang kanilang bilateral na kooperasyon. Nagkaroon ng malalim na talakayan ang magkabilang panig sa larangan ng defense at security, maritime engagement, trade, investment, energy, nuclear power, infrastructure, science and technology, information and communication technology cooperation, climate change, at people-to-people exchange na nakatuon sa turismo at consular cooperation. Sinang-ayunan ni South Korean President at Philippine President Ferdinand Marcos Jr. noong Lunes na palakasin ang kooperasyon sa depensa habang ang kanilang mga bansa ay nagpapataas ng ugnayan sa isang strategic partnership sa gitna ng lumalaking hamon sa seguridad sa ating rehiyon. Inalakay ng dalawang leader ang isang hanay ng mga issue kabilang ang mga tensyon sa South China Sea at West Philippine Sea at sa Korean Peninsula sa panahon ng pag-uusap ng Philippine Presidential Palace kung saan nilagdaan din nila ang mga kasunduan sa kooperasyon ng Coast Guard at nuclear energy. Binuksan ni Pangulong Marcos Jr. ang isang bagong kabanata ng partnership sa pagitan ng pagkataas ng relasyon sa isang strategic partnership mula sa South Korea na nasa state visit sa Maynila. Ang una sa isang South Korean leader sa mahigit isang dekada. Sa isang joint press comprehensya kasama ang pinakabagong yugto ng multi-bilyong dolyar na pagsisikap ng Pilipinas na gawing moderno ang seguridad ng militar. Nito sa panahon ng tumataas na tensyon ng China sa West Philippine Sea. Sinisikap ng South Korea na palakihin ang pandaigdigang pag-export ng depensa dahil ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine ay nagbukas ng pinto para pumirma ng malaking kontrata mula sa Europa, Middle East at Asia. Ang bansa na nagbebenta ng F-A-50 fighter jets, corvettes at frigates sa Pilipinas ay naglalayon na maging pang-apat na pinakamalaking exporter ng armas sa mundo pagsapit ng 2027. Sa ikatlong yugto ng plano nitong modernisasyon, ang militar ng Pilipinas ay naghahanap upang bumili ng advance na mga asset tulad ng fighter jets, submarine at missile system para palakasin ang territorial defense at maritime security. Sumang-ayon ang dalawang leader na panindigan ng isang international rules-based order, kabilang ang tungkol sa kaligtasan ng nabigasyon sa South China Sea. At idinagdag na sumang-ayon sila nang hindi-hinding kukonsintihin ng international community ang nuclear program ng North Korea o ang tinatawag nilang reckless provocations. Ang Pangulo ng South Korea ay nahalal noong 2022 sa isang pangako na palakihin ang industriya ng nuclear power ng South Korea sa pamamagitan ng pag-target sa pag-export ng sapupang nuclear power plant sa 2030 ay nag-anunsyo ng paglagda ng isang Memorandum of Agreement or MOU para sa isang feasibility study na mahabang natutulog na Philippine Bataan Nuclear Power Plant or BNPP. Ang BNPP na naaprubahan ay yumaong strongman
at nangangalang ama ni Marcos. At hindi nagdulot ng anumang kuryente mula sa matapos ito noong 1984. Sa kabila ng $2.3 billion na tag na presyo nito at ang pangako nitong seguridad sa enerhiya noong 1970, krisis sa langis. Nais ng Pilipinas na gamitin ang nuclear power plant bilang isang mabubuhay na alternatibong base load power source habang naglalayong ihinto ang mga coal plant upang tumulong na matugunan ang mga layunin sa klima at mapataas ang seguridad sa enerhiya. Pagkatapos ng Maynila, bibisita ang presidente ng South Korea sa Singapore sa Martes at Miyerkules bago magtungo sa Laos sa susunod na mga araw, kung saan dadalo siya sa mga regional summit ng mga leader ng Association of Southeast Asian Nations at ilang iba pang bansa sa Asia. Ang pamahalaan ng South Korea ay nagsabi din na handang magbigay ng garantya na suporta para sa mga ating Philippine Air Force KF-21. Dahil may pangamba ang Philippine Air Force na maaaring mamuhunan ito ng medyo hindi pa nasusubukang mga plataforma at mga issue ng pagpapaunlad ay maaaring makaapekto sa sakyang panghimpapawid. Dahil sa pang-anim na Department of National Defense na ang pagpupondo sa isang issue ng paghahanap nitong makakuha na 40 na bagong multi-role fighters. Ang Department of National Defense at Philippine Air Force ay maaaring tumitingin sa posibilidad na itayo ang Phase 1 na MRF Acquisition Program dahil talagang kayang bayaran ng gobyerno ng Pilipinas upang kunin ang mga ito nang hindi nangangailangan ng mga espesyal na kaayusan sa pagpupondo. Maaaring tingnan ng Department of National Defense at Philippine Air Force ang Phase 2 ng MRF Program kapag handa na ang legal at pinansyal na frameworks para suportahan ang pagpupondo sa programa. Lingid sa ating kaalaman na isang bansang South Korea sa tinulungan ng Pilipinas. Noong nakararanas ang South Korea ng kahirapan sa digmaan dahil sa Korean War, nagpadala ang Pilipinas ng mga sundalo upang tumulong sa nagaganap na digmaan sa pagitan ng North Korea at South Korea. Muling pinagtibay ng South Korea at Pilipinas ang bilateral relations nito. Ang Philippine delegation na pinangunahan ni Foreign Affairs Undersecretary for Bilateral Relations at ASEAN Affairs Maria Teresa Lazaro. Habang ang panig ng South Korea ay pinamunuan ni First Vice Minister of Foreign Affairs Cho Hung-do. Inalakay ng dalawang bansa ang Philippine-South Korean Policy Consultation ang mga paraan upang palakasin pa ang kanilang bilateral cooperation. Kung kaya't hindi na rin nakakabigla ang pakikipagsanib-pwersa ng South Korea sa ating bansa laban sa tensyon na nagaganap sa West Philippine Sea kontra sa China. At ilan lamang yan sa mga impormasyon patungkol kung bakit ang South Korea at Pilipinas ay sanib-pwersa na laban sa China. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-share, like, comment ka na rin sa ibaba.